Magandang araw. Narito naman ang latest severe weather bulletin natin ay pinalabas ka ng PAGASA ngayong alas 2 ng hapon. So para po sa kaalaman ng lahat, ang bagyong si Ursula ay ganap na nag-isang typhoon as of 2 p.m. today. At kaninang alauna ng hapon ay tinatiya itong nasa layo na lamang na 95 kilometers silangan ng Giwon Eastern Samar. So mapapansin natin yung makapal na kaulapan nito, hindi lamang dito sa area nito kundi halos sa buong Visayas ay nagsisimula na ngang makaapekto. Ilang bahagi ng Northern Eastern Mindanao, Bicol Region at ilang bahagi po ng Southern Luzon area. Taglay ni Ursula ang lakas ng hangin na umabot ng hanggang 120 kilometers per hour na yung malapit sa gitna. Ang pagbugso naman ay posibleng umabot ng hanggang 150 kilometers per hour. At kumikilos ito sa direksyong westward, sa bilis naman na 20 kilometers per hour. At dahil nga nasa radar range nito, ito yung pinaka-latest sa radar image animation na mula po sa Giwon Doppler radar ng PAGASA. Mapapansin natin yung mata ng bagyong si Ursula ay kitang-kita na dito sa radar images nga ng PAGASA Giwon radar station. At dahil din sa lumakas ng bagyong si Ursula, ay nagkaroon na tayo ng mas mataas na warning signal. Umabot na po sa Tropical Cyclone Wind Signal number 3 ang nakataas dito nga sa Eastern Visayas area. Habang we still have Tropical Cyclone Wind Signals number 2 and 1 sa natitirang bahagi ng Kabisayan at ilang bahagi po ng Southern Luzon at maging dito sa may bandang Surigao area. So himayin po natin, we have Tropical Cyclone Wind Signal number 3 nakataas na sa Northern Samar, Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte at Camotes Island. Dahil nga ito yung inaasahan nating area na unang tatamaan ng bagyong si Ursula, inaasahan na mas malakas yung hangin na mararanasan dito, posibleng umabot na ng mula 121 hanggang 170 kilometers per hour. Yung lakas ng hangin na mararanasan ng mga kababayan natin dito ngayong hapon. Bukod pa dyan yung malalakas na paulan dahil nga ang mga pag-ulan at malalakas na hangin na dala ng bagyong si Ursula ay karaniwan mas malapit po sa sentro nito. Samantala, Tropical Cyclone Wind Signal number 2 nakataas sa Extreme Northern Cebu kasama ang Bantayan Island, Madridejos, Santa Fe, Bantayan, Medellin, San Remedio, Bogo City, Tabogon, Tabuelan, Borbon, San Francisco, Oro, Tudela, Pilar. Ganun din sa Northeastern Iloilo, particular na sa Carles, Balasan, Estancia, Batad, San Dionisio, Sara, Concepcion, Lemery at Ahoy. Sa Northern Antique, particular na sa Libertad, Pandan, Sebaste, Culasi at Tibiao. Sa lalawigan ng Capiz, Aklan, sa Southern Leyte at sa Extreme Northern Negros, Orient Occidental, particular na sa Enrique B. Magalona, Victorias, Manapla, Cadiz, Sagay at Toboso. Samantala, warning signal number 2 rin na nakataas dito sa southern portion ng Quezon, particular na sa Mulanay, San Narciso, San Andres at San Francisco. Ganon din sa lalawigan ng Marinduque, Oriental at Occidental Mindoro, kasama dyan ang Lubang Island, Romblon, Albay, Sorsogon, Masbate, kasamang Burias at Tikaw Island. Habang sa Mindanao naman, nakataas ang warning signal number 2 sa Dinagat Island. So ulitin natin, no, yung lugar na may warning signal number 3, makakaranas po ng masungit na panahon simula po ngayong araw na ito dahil ito yung pinakamalapit po sa sentro ng bagyo. Samantala yung lugar ng mga may warning signal number 2, masungit din ang panahon simula po sa hapon ito hanggang ngayong gabi habang tinatawid naman ng bagyong si Ursula itong Visayas area. Warning signal number 1 naman, nakataas sa ilang bahagi ng Luzon. Pero it doesn't necessarily mean na sa mga oras na ito ay uulan at malakas po kagad ang hangin. Asahan natin within 12 to 24 hours ay posible nga maranasan ng mga pag-ulan, paminsan-minsan pagbugso ng hangin dito sa Bulacan, Bataan, Metro Manila, Rizal, Cavite, sa natitirang bahagi ng Quezon, sa Laguna, sa Batangas, Camarines Sur at Camarines Norte, sa Catanduanes, Northern Palawan, particular na sa Linapakan, El Nido, Taytay, Araceli, Dumaran, San Vicente at Rojas, sa Calamian Island at sa Cuyo Island.
Habang sa Visayas area naman, warning signal number 1 nakataas sa natitirang bahagi ng Northern Cebu, particular na sa Carmen, Asturias, Tuburan, Katmon at Sogod. Ganon din sa Central Cebu, particular na sa Aloginsan, Carcar City, Pinamungahan, San Fernando, Naga City, Toledo, Minglanilla, Balamban, Talisay City, Cebu City, Cordoba, Lapu-Lapu City, Mandaue City, Consolacion, Liloan, Compostela at Danau City. Sa northeastern bowl naman, particular po sa Inabanga, Danau, Dagohoy, Pilar, Gindulman, Anda, Kandihay, Alicia, Buena Vista, Getafe, Talibon, Trinidad, Bien Unido, San Miguel, Ubay, Mabini at sa President Carlos P. Garcia. So number 1 din po sa natitirang bahagi ng Antique, natitirang bahagi ng Iloilo, sa lalawigan ng Guimaras, Northern Negros Occidental, particular sa Bacolod City, Bago City, Calatrava, La Carlota City, La Castellana, Moises Padilla, Binalbagan, Hinigaran, Isabela, Murcia, Pontevedra, Pulo Pandan, Salvador, Benedicto, San Carlos City, San Enrique, Silay City, Talisay City, Valladolid at sa Northern Negros Oriental, particular na dito sa may bandang Canlaon City, Gihulgan City, Gimalalud, La Libertad at Balehermoso. So sa Mindanao po, warning signal number 1 pa rin nakataas sa Surigao del Norte, kasama nga dyan Siargao at Bucas Grande Island. So sa mga kababayan natin nagtatanong, bakit may warning signal sa Metro Manila at sa ilang bahagi po ng Southern Luzon at Western Visayas, pero maliwanas pa ang panahon sa araw, sa mga oras na ito. Hindi po nga, gaya nga nabanggit natin kanina, hindi agad-agad mararamdaman epekto, pero saan po natin? Simula po ngayong gabi, from the Eastern Visayas area, ay dahan-dahang mag-escalate ang masamang panahon towards the Central Visayas, Western Visayas, at pati na rin sa Southern Luzon area at ilang bahagi po ng Mindanao. So, within 12 to 24 hours, simula po ngayong hapon hanggang bukas, asahan po na yung pagsama ng panahon ay dahan-dahan ding mararanasan dito nga sa iba pang bahagi ng Kabisayan at sa ilang bahagi ng Southern Luzon, including Metro Manila. Forecast track natin, as of 11 a.m., ito yung current location ng bagyong si Ursula at bukas nga inaasahan na posibleng nandito na siya sa 65 kilometers southwest ng Romblon. So makikita natin na ang bagyong si Ursula ay projected talagang mag-landfall dito sa Borongan Giwan Eastern Summer Area sometime between 4 to 6 in the after today. 4 to 6 p.m. At pagka-landfall ay sa buong magdamag hanggang bukas ng alas 11 ng umaga, tatawirin nga ito nga ilang bahagi ng Visayas at Southern Luzon area. Then possibly, sa hapon po ay tuluyan nang lumabas ng, or makalagpas ng landmass ng ating bansa. Sa Huwebes naman, inaasahan na ang sentro nito nandito na po sa West Philippine Sea sa layong 315 kilometers west-northwest ng Coron, Palawan. So, gradually improving weather. Pagdating ng Huwebes, gradually improving weather dito sa Eastern Visayas area at sa ilang bahagi po ng Visayas and Southern Zone. By Friday morning, halos nasa boundary ng western sa western boundary ng ating air responsibility. Then possibly before the afternoon ay tuluyan na itong lumabas nga ng ating PAR. Saturday, tuluyan ang nasa labas ng ating air responsibility. And by Sunday, posibleng patungo dito sa eastern seaboard ng Vietnam at isa na lamang itong tropical depression. But all throughout the course nitong bagyong si Ursula, inaasahan natin na posibleng tawirin ito, typhoon, then magiging severe tropical storm habang tinatawid po itong Visayas, Southern Luzon area within the next 12 to 24 hours. So ano nga ba inaasahan natin? Ngayong araw hanggang bukas ng tanghali, magiging madalas na malalakas na pag-ulan. Dinagat Island, Siargao, Bucas Grande Island, Eastern Visayas, Sorsogon, Masbate, Northern and Central Cebu, Northern Negros Provinces, Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, Guimaras, and Romblon. So generally, yung mga madalas na malakas na pag-ulan, within 12 to 24 hours, inaasahan po dito sa Visayas area, ilang bahagi ng northern part ng Central Visayas, West Eastern Visayas,
and then ilang bahagi po ng Bicol region. Samantala, light to moderate na paulan, minsan-minsan malakas ang pag-ulan sa natitirang bahagi ng Kabikulan, sa lalawigan ng Quezon, Marinduque, Oriental Mindoro at sa natitirang bahagi ng Kabisayan at Surigao del Norte. Bukas naman ng hapon hanggang kinagabihan, yung madalas sa pag-ulan, gaya nga ng binanggit natin, from the eastern side of the Visayas area ay mag-escalate towards the central and western side. Inaasahan sa Aklan, Antique, Capiz, Romblon, Marinduque, Oriental and Occidental Mindoro, Batangas, and Calamian Group of Island. These provinces situated over the western part of Visayas and the southern Luzon area. Samantala, light to moderate rains naman inaasahan dito sa Cuyo Island, Negros Provinces, Iloilo, Guimaras, Aurora, at sa natitirang bahagi ng Calabar Zone. And gaya nga na nabanggit ko, bukas posible rin makaranas ng mga pag-ulan at paminsan-minsan pagbugso ng hangin dito sa Metro Manila. So patuloy yung pagpapaalala natin, ilang araw na rin tayo nagbibigay ng abiso, warning, severe weather bulletin sa ating mga kababayan. Hanggat maaari po sana maging alerto sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa, and by this time ay nakapag-coordinate na po with the local government and disaster risk reduction management officers regarding disaster preparedness and mitigation. Alam po naman natin na holiday, as much as possible, lalong-lalo na po dito sa Visayas area, i-moderate po natin yung ating festivities, stay indoors, and continue monitoring for updates from PAGASA. Every 3 hours po, magbibigay tayo ng update regarding the typhoon Ursula. Samantala, pagdating sa hangin, destructive typhoon force wind inaasahan sa areas under warning signal number 3. Pag sinabi nating malalakas na hangin, simula po ngayong afternoon yan, no, sa areas na may warning signal number 3, destructive typhoon force, pwede itong makasira ng mga high-risk structures, yung mga lumang bahay, mga bahay na gawa sa kahoy, or yung mga bahay na gawa sa nipahat, or any other structures or bahay na karaniwan po ay mahina lamang yung mga materials na ginamit for structures or building. Samantala, damaging gale to storm force wind, inaasahan naman sa areas na may warning signal number 2, particular na Southern Leyte. Simula po ngayong hapon, tapos sa may bandang Albay, Sorsogon, Masbate, Romblon, Aklan, Capiz, at ilang bahagi ng Antique, Iloilo at Northern Cebu mamayang gabi. So dahan-dahan din po ang pag-escalate ng ulan, malalakas na hangin from the eastern side, central part, and western side of Visayas. Ilang bahagi rin ng Mindoro provinces, posibleng makaranas ng malalakas na hangin, ilang portion ng Quezon, simula po bukas ng umaga. Yung ganitong kalakas naman ng hangin, gale to storm force, pwede rin magdulot ng light to moderate damages sa mga high-risk structures, and at the most light damage sa medium-risk structures. Ang medium-risk structures, ito po yung mga bahay na gawa sa bato, concrete, hollow blocks. Yung mas makabago, mga kailan lang po na itayo, no? Or yung mas matatag na materials ang ginamit sa paggawa ng bahay. And we have to remind also everyone na yung malakas na hangin, aside from makakasira ng mga high-risk structures, pwedeng magpatumba ng puno, pwedeng magpatumba ng poste ng ilaw, pwedeng maka-uproot ng puno, or makapagpalipad ng mga galvanized roof, mga old galvanized roof. Kaya isa pong lagi nating pinapaalala na kapag gantong may malakas na bagyo na paparating at tumatawid sa inyong lugar, ay manatili po muna as much as possible sa loob ninyong bahay or sa mga designated evacuation centers na ating mga local officials. Yung moderate to strong winds naman, ito inaasahan natin ang posible nating maranasan. Hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi sa northeastern Mindanao, ilang natitirang bahagi ng Kabisayaan, Bicol region at portions ng central Visayas this afternoon or mamayang gabi hanggang bukas. Sa Calabar Zone, ilang bahagi ng Mimaropa, western Visayas, simula po bukas ng umaga. So itong ganitong kalakas na hangin, moderate to strong, pwedeng magdulot ng light damage sa medium to high risk structures. So, other than the strong winds and heavy rains, paalala rin po na ang bagyong si Ursula ay inaasahan nga natin na posibleng mag-landfall sa pagitan ng alas 4 hanggang alas 6 ng gabi ngayong araw sa Borongan-Giwan area.
So we've been warning the general public about this particular typhoon or tropical cyclone for the last few days. Hopefully at sana po nakapag-prepare na po at patuloy po silang makikinig sa ating mga local officials at disaster risk reduction managers. Hindi rin po natin ni-rule out yung possible na matataas na pag-alon na dulot ng paparating na bagyo sa mga coastal areas. Mga storm surges hanggang 2 metro, posibleng maapekto sa ilang coastal area ng Eastern Samar, Northern Samar at ng Leyte. Samantala, yung maalong karagatan naman, inaasahan po natin ngayong araw sa eastern seaboard ng country. Lahat po ng karagatan sa eastern seaboard ng Luzon, ng Visayas at Mindanao, magiging maalo na simula po ngayong araw at mag-escalate towards the inland waters of southern Luzon and Visayas. And bukas ng hapon, over the western seaboard naman ng southern Luzon. So gaya ng malakas na hangin at ulan, yung malalakas sa pag-alon nagsisimula na po dito sa eastern side ng ating bansa. Then ngayong gabi, mag-escalate yung malalakas sa pag-alon dito sa Visayas, Sibuyan, Bohol, na mga karagatan sa paligid ng Kabisayan at ng southern Luzon area at hanggang bukas hanggang dito sa western seaboard nga po ng southern Luzon at ng Visayas. So, gaya nga na nabanggit natin, every 3 hours po, magbibigay tayo ng update regarding Typhoon Ursula. Ang susunod nating update ay mamayang alas 5 ng hapon. Yan po muna ang latest mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center.